Parang obses na obses yata sa paghahanap sa vigilante yun si Amang Hari, madam. Di kaya yung vigilante yun, yun di yung tagabantay. Tumon yun sa akin kung saan ang pwesto ni Beleng Mangugula. Doon po. Ayon sa loob 1, kumama pa ng ating training. Bago akong impormasyon na nakuha, wala sa impormante ko. May aswang daw na aali-aligid sa subdivision nila. Gusto sana namin sumama ka sa lakad na to. Sa isang tingin mo lang, matutukoy mo kung sino ang mga aswang sa lugar na yun. At binuhat pa niya ako nung nahihirapan ako. Binuhat ka? Nagpabuhat ka naman. Ano naman sa'yo kung nahawakan ako ni Kael? Eh, baka mamaya, chinachancing lang kami, binabastos ka na pala nun eh. Sabihin mo, baka nagsiselos ka. Hindi ah. Iho, magandang araw sa'yo. Magandang araw din ako. Ako nga pala si Brother Jules, isang misyonaryo. Ako si Juan Dela Cruz. Kinagagala kitang makilala, Juan Dela Cruz. Ano paglilikod ko sa inyo? Yun din ang itatanong ko sa iyo. Bilang isang misyonaryo, ang misyon ko ay tumulong sa mga nangangailangan. At kanina, nakita ko diyan sa loob, mukhang may problema ka. Tama ba ako? Akala ko misyonaryo kayo, ba't parang manguhula po yata kayo eh. Huhulaan ulit kita. Sa napansin ko sa'yo, tungkol sa pag-ibig ang problema mo, hindi ba? Sa lalim ng buntong hininga mo, na parang balo na hinukay ng pitong duwende, palagay ko tama ako. Pero huwag kang mag-alala. Matutulungan kita. O ano, babe? Sigurado ka na bang nakaredy ka na sa bakasyon natin? Babe, tawagan ulit kita mamaya kasi dumating yung kliyente ko eh. Sige, bye. Upo kayo. So, you're going on a vacation, Mr. Private Investigator. Sigurong ibig sabihin nito, meron ka ng impormasyon mabibigay sa akin tungkol sa taong pinahanap ko sa iyo. Pasensya na kayo, Mrs. Alejandro, pero medyo mahirap yung pinapagawa ninyo. Ni pangalan o litrato ay wala nitong sinasabi ninyong lalaki. Ang hawak lang namin ngayon ay pangalan ng kanyang ina, Amelia. Tama ba? Mrs. Alejandro, napakarami pong Amelia rito sa buong mundo. Alam ko. Kaya nga malaking pera ang binibigay ko sa iyo, hindi ba? Sinisigurado ko sa inyo, Mrs. Alejandro, na ginagawa namin lahat ng aming makakaya. Bigyan nyo lang kami ng konting panahon. Saka makakailangan ako ng mas maraming manpower. At siyempre, makakailangan din yun ng karagdagang budget. Ano? Dagdag budget na naman? Naku, madam, mukhang niloloko ka lang ng tao niya. Mukhang pinayperahan ka lang yan, madam. Pero kung hindi na po posible sa inyo yun, Mrs. Alejandro, pwede na po namin itigil ang paghahanap sa... No. Pagpatuloy mo yung paghahanap at bibigyan kita ng 30% na dagdag sa pinag-usapan nating presyo. Siguraduhin mo lang na mahahanap po yung pinahanap ko dahil ayoko magalit. Hindi mo ako magugustuhan kapag nagalit ako, Mr. Private Investigator. Alam ko nararamdaman mo. Kung ako nasa kalagayan mo, ganyan din ang mararamdaman ko. Baka mabuang pa ako. Bakit kayo po ba, Brother Jules? Nagmamahal din po ba kayo ng babae? Yan, alam ko po sa mga kagaya ninyo, di ba bawal po mag-asawa? Oo nga, pero hindi naman bawal sa amin na magmahal. Hindi ba utos ng Panginoon, magmahalan tayo, hindi ba? Ano po ba ang gagawin ko sa problema ko? Kung totoong mahal mo ang babaeng sinasabi mo, digahan mo. Isang bulat mo ang niluloob ng puso mo. Ang hirap nga pong gawin eh. Ano namang hirap nun? Ganito ang gawin mo.
Hawakan mo ang kanyang mga kamay. Titigan mo na malagkit ang mata. At sabihin mo, mahal kita. Mababaliw ako sa iyo. Kapag hindi pa rin maniwala, hawakan mo sa mukha. Halikan mo na madingin sa labi. Pupugin mo yung pupog talisay na pansabong. Tingnan natin kung hindi kaayain magtala niya. Brother Jules, gagawin ko po yun. Baka lalo lang akong buster rin. Bakit ka ba busted? Surefire yan! Magtiwala ka sa akin. Pagdating sa pag-ibig, eksperto tayo riyan. Yan o! Yan eh! Lagay mo! Kahit kailan talaga yung mga taong yan, useless, incompetent. I know what you mean, madam. Nakaka-impiyar na talaga. Pwede nga lang sana. Sa kalahi natin ko inutos yung pagkahanap dun sa tagabantay. Kaya lang, sigurado makakarating ka somewhere. Alam mo, napili ko na ako dito sa private investigator na to. Konting-konti na lang talaga. Sandali lang, madam. Sorry. Yung susi, naiwan ko yata dun sa opisina ng private investigator. Okay lang, babalikan ko. Dito ka lang. Isamahan na kita. Sure? Oo, oh, sige. Tara na. Hindi mo na itatunong, Juan. Ang buhay na isang misyonaryo ay palipat-lipat ng lugar. Para bang ibang politiko riyan, palipat-lipat ng partido, balimbing. Pero nagustuhan ko na itong Maynila. Mayaman sa kultura at kasaysayan. At punong-puno ng interesanting tao. Eh kahit naman po ako, hindi ako taga dito sa Maynila eh. Pero napamahal na po sa akin yung lugar na to, mula nung namatay si Father Sito. Father Sito? Siya po yung kura-paroko sa San Juan Bautista. Siya po yung nagampun sa akin mula nung namatay ang nanay ko sa panganganak. Ampun ka pala na isang pare. Oo. Pero pinatay ho siya eh. Nung ninakawan yung simbahan po namin. Alam ko nararamdaman mo. Alam ko rin na mahal mo si Father Sito. Palagay ko, tuwing maalala mo siya, parang tinatarakan ng kalawanging ice pick ang puso mo. Kasi yun, nung bata ako, siya lang po nagtatanggol sa akin eh. Lahat po nung tao doon sa lugar namin galit sa akin. Ang tingin po nila sa akin sa albahe. Hindi mahalaga kung anong iniisip na ibang tao. Ang mahalaga kung ano-ano dyan sa puso. Ang galing niyo, Brother Jules, ha? Kung magsalita po kayo, parang kayo rin po ni Father Sito. Aba, kung pareho kami ng iniisip ni Father Sito, palagay ko intelihente rin siya. Oo naman, ho. Ang sarap niyong kakwentuhan. Sana, ho, magkita ulit tayo para makapagkwentuhan ulit tayo. Sige, chicha tayo. Lohan, ano bang gusto mong bilhin natin? Ba alam na mayaman ngayon ang honey mo? Eto nga, ho, may cheque. Bigay ito ng mayaman at ututo kong kliyente. Pinapahanap yata yung bastardong anak ng asawa niya. Sabi ko sa'yo, madam, di ba? Pineperahan ka lang yan. Naku, hindi po, Mrs. Alejandro. Mukhang nagkakamali po yata kayo ng pagkaintindi. Halip po kayo rito. Pag-usapan po natin yan. Relax lang po kayo. All right. I'm relaxed. In fact, alam mo, gusto ko matawa. Queenie, tumawa ka. Sure, madam. I love it. Sinabi ng masama ang pagkakaroon. Paano yan, madam? Wala ka ng private investigator. Hindi na ako mag-hire ng tao para hanapin ang tagabantay. Ako na mismo maghahanap sa anak ni Amelia. Kailangan lang makukuha ako ng impormasyon kay Kael tungkol sa pagkamatay ni Emil. Okay, madam. Go na. Iwan mo na ako dito. Ako nang bahala. Ako nang maglilinis kay private investigator. Sigurado ka? Oh, sure, madam. Kaya ko na to. Go. Brother Jules. Teka. Parang wala akong kilala sa parokya na ang pangalan ni Brother Jules. Wala. Ang sabi niya sa akin, missionary siya. Pero bago lang siya dito sa Maynila, kaya hindi niya pa kabisado yung pasikot-sikot dito eh. Astig niya eh! Ang galing niya magsalita, saka magkwento. Tinuruan niya pa nga po kung paano manligaw eh. Tinuruan ka manligaw? Nako, sigurado ka ba? Na talaga yung kausap ng tao eh. Missionaryo? Opo. Eh, ang galing niya pa nga magsalita eh. Nung nagsasalita siya sa akin,
At pinapangaralan niya ako para ko nakikita sa kanya si Father Sito. Ah, ganun. Bagong kilala mo pa lamang eh, kinukumpara mo na kagad sa kuya. Bukas makaluwa niyan eh, porkets mo na kagad yan ang kuya Sito ko. Di ba? Lolay, walang ganun. Siyempre, nag-iisa lang sa puso ko si Father Sito. Eh, natutuwa lang ako dito kay Brother Jules kasi makuwela siya eh. Parang kakaiba. Sigurado kang missionary yung kausap mo yun, ha? Opo. Alam mo, Lulay, naisip ko lang, ha? Siguro dapat magkakilala kayo. Piling ko bagay nga kayo eh. May ganun? Nandito ka na naman? Tapos ng problema ko sa'yo, ah. Anong ginagawa mo dito? Pinakalimutan lang akong isolid sa'yo. Paano ko to, ah? Paano napunta sa'yo? Nalaglag mo yan yung isang gabi sa kotse ko. Nakalimutan ko lang isolid. Nalaglag ba talaga o baka kinuha mo talaga sa akin to? Bakit ka naman gagawin yun? Never mind. Hindi na importante yung makipagtalo ako sa'yo dyan. Kaya ako nandito para isolid yan sa'yo. At ngayon nagawa ko na, hindi na kita di-store mo yun ulit. Anak, ito lang talaga ang pumipigil sa sarili mo para sabihin kinusali ang totoo. Lulay, kapag ginawa ko yun, para ko lang lalong sinabi na nilalagay ko sa komplikado ang sitwasyon namin ni Rosario. Dahil saan? Dahil din sa mission mo? Anak, hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag mo nang ituloy ang mission na yan? Papahama ka lang. Lulay, hindi naman pwede yun. Marami ako natutulungan tao. At kailangan ko tapusin ang misyon ko dahil sa tingin ko, yun ang tanging paraan para magkatulungan kami ni Rosario kapag natalo ko na yung mga aswang. Pero best friend, wala naman sinabi si Mang Pepe na hindi pwede umibig yung tagabantay, di ba? Wala nga. Oh, yun pala eh. Pati ngayon, pwede mo na ituloy ang pagsasabi kay Rosario na totoo. Sige, Rosario. Alis na ako. Oh. Akala ko alis ka na. Ang nakikita ko, aming prinsipe, na umiibig ka sa isang babae. Hindi ko talaga maintindihan yung Kael na yun. Ang hirap mabasa ng ugali. Minsan, masungit. Minsan naman mabait. Mayabang. Pero minsan naman concerned. Ganyan talaga ang mga tipong lalaki na katulad ni Kael, anak. Tahimik lang. Minsan lang magsalita. Pero kapag nagsalita naman, alam mong yung totoo lang ang sinasabi niya. Yung mga katulad ni Kael, ang bagay sa'yo, anak. Kalahi po ba natin ito, aming prinsipe? Natural. Alam nga naman tao. Hindi naman ako naniniwala dyan sa sinasabi mo, Ben. Wala akong tiwala dyan sa Kael na yan. Hindi mo alam kung anong tumatakbo sa isip. Anak, yan ang mas delikado. Eh, kanino ka ba talaga boto? Kay Juana si Siga-Siga? Cora, walang mapapala ang anak natin doon. Tay, bakit niyo naman po pinapasok si Juan sa usapan? Gusto kong tanggalin mo ang nararamdaman kong ito. Gamutin mo ako.
ayokong magmahal. Hindi ako pwedeng magmahal. Nakakasagabal ito sa aking kapalaran bilang anak ng dilim. Eh, itong nanay mo kasi, nahalata ako. Noong una pa lang, kumakampi na kay Juan. Wala naman akong sinasabing ganyan. Ang gusto ko lang, sana ang pipiliin ng anak natin, eh yung talagang sigurado siya. Pero Cora, dati ko pa sinasabi sa'yo. Kay Kael, sigurado ako magkakaroon ng magandang kinabukasan ng anak natin. Eh bakit hindi na lang yung anak mo ang tanungin mo? Total siya naman ang magdedesisyon yan, hindi ba? Kasi, tama. O ano anak, ano masasabi mo? Ikinalulungkot ko, mahal namin prinsipe. Masyadong malakas ang damdamin na nakasalukob sa'yo. Hindi maaaring mawala ang tunay na pag-ibig. Patawarin mo ako, Rosario. Alam ko, hindi ako naging tapat sa'yo. Masakit din sa akin na ilihim ito. Pero sa tuwing nakikita ko kung gaano ka kasaya, kung gaano ka tahimik ang mundo mo, kung gaano ka ganda ang tingin mo sa paligid, kung gaano ka buo ang samahan niyo ng pamilya mo, at kung gaano kabuti ang pakikitungo mo sa bawat tao, hindi ko magagawang ipagtapat sa'yo ang totoo, Rosario. Ayoko sirain ang magandang tingin mo sa mundo. Ayokong guluhin ang perpektong tingin mo sa paligid. Ayokong makita mo ang nakikita ko ngayong kasamaan. Ako na lang ang makikipaglaban sa kanila para mapanatili ang tahimik at masaya mong buhay. Ako na lang ang masasaktan. Ako na lang ang magtitiis. At kakayanin kong lahat yun dahil sa'yo. Dahil mahal kita. Dahil alam ko at sigurado ako na balang araw masasabi ko kung gaano kita kamahal. At magiging posible rin ang pag-iibigan natin. Juan! Sino pinitignan mo? Ang Pepe naman, kahit kailan, wrong timing kayo eh. Bakit ano meron? Sumama ka sa amin, Juan. Kailangan namin ng tulong mo. Saan? Ang una mong misyon bilang tagabantay. Aswang na to. Palipat-lipat ang halimaw niya sa iba't ibang eskwelahan. Nangunguha ng mga dalagang binibiktima. Madalas pag mayroong prom o kaya may masayang okasyon sa mga schools. Walang nakakakilala sa itsura niya kapag anyong tao siya. Pero meron kaming nakuhang impormasyon mula sa kasama namin sa kapatiran na mayroong dalagitang nawala nung gabi na kanilang prom. Ito ang address. O, ano pang hinihintay natin? Tara na! Relax ka lang, Asyong. Masyado akong mainit. Best friend, eh, ginagalit ako na yun. Purpurkit babae lang, ginaganyan nila. Ako, labanan nila. Ano mang Pepe, tara na? Hindi kami makakasama. Kaya kailangan ka namin, Juan. Sunog na ang cover namin sa lugar na yon dahil sa mga dating investigasyon na ginagawa namin sa lugar na yon. Bukunan nila ang aming pagpapanggap. Ito ang anak ko, si Rebecca. Valedictorian yan ng elementary. Dati nga siyang nasa honors na yung high school. Gusto nga niya pagka-graduate niya, kumuha ng abuga siya. Kasi pangarap niya maging Supreme Court Justice. Yung gabi nung JS prom sa school nung nawala si Rebecca, hindi ka pwede basta-basta kumatok sa mga bahay-bahay at magpakilalang ikaw ang tagabantay. O kaya iwas-iwas ang bakal na krus at sabihing naghahanap kayo ng mga aswang. Baka pagtawanan kayo ng mga tao. Baka ipahuli pa kayo sa mental. Idea. Mas madali kayo makakuha ng impormasyon pag pinagkakatiwalaan kayo kaagad ng mga tao. Pumunta kayo sa bahay ng biktima. Alamin nyo kung aswangan ng biktima sa babae nyo. Ayos to, best friend. Pulis na dating natin ito. Pondi lang nalang kulang. Ang susi. Marunong ko ba kung binayang? Nung gabi pong nawala ang anak ninyo, ano po ang sinabi ng eskwelahan tungkol dito?
may isa daw security guard na nakitang lumabas siya. Paalam daw eh, uwi siya. Text pa nga siya sa akin nung gabing yun. Sabi niya, huwag daw kami magkaalala. Kasi okay naman daw sa loob ng kapatid niya sa school. Pero lumagpas na yung curfew nung binigay namin sa kanya eh. Nag-alala na kami. Sinubukan namin siyang kontakin sa telepono pero hindi na sumasagot si Rebecca eh. Buong gabi kami naghanap sa kanya sa mga lugar na pwede niya puntaan. Pinagtanungan namin siya sa mga klase niya. Kaibigan niya pero hindi daw siya nakita. Wala din ako makitang dahilan kung bakit siya maglalayas. Wala. Tatatlong araw na nung wala kaming balita sa anak ko. Ano ba nangyari sa investigasyon niyo? May mga leads na ba kayo kung ano nangyari sa anak ko? Nung bago mangyari ho ito, meron mo ba kayo napansin sa anak niyo na kakaibang kinikilos niya? Anong kakaiba? Ma'am, sir. Wala ako bang sumusunod-sunod sa kanya o maligid na mukhang aswang? Aswang? Ang ibig ko sabihin ng partner ko eh, wala ho bang nakasama ang loob o nakagalit o nakaaway man lang yung anak ninyo na pangit o mukhang aswang? Wala. Mabait at responsable yung anak si Rebecca. Wala siyang kaaway. Maaari ko bang makuha yung contact number ng malalapit na kaibigan niya? Charmaine, may mga tao dito ha. Umati ka. Magandang gabi, ma'am. Hi, ma'am. Mga pulis sila, anak. Iniimbestigahan na lang pagkawala ng kapatid mo. Okay na ba? Pwede na ba humakit sa kwarto ko? Charmaine, saan ka ba nang galing? Hindi ka malang nag-text o tumawag. Nawawala na nga yung kapatid mo eh. Ikaw, baka ano pa ang mangyari sa'yo? Okay na, Dad. Nandito na ako. Hindi nyo na kailangan mag-alala. Excuse me. Sir, siya ho ba yung kapatid ni Rebecca? Oo. Nag-stepsister sila. Ano ko si Charmaine? Sa unang asawa. Si Rebecca naman ay anak na misis ko sa nauna niyang asawa. 10 taon sila noon, ni Rebecca at saka ni Sir May, nung magpakasal kami ng asawa. Hindi ba ko sabi niyo kanina, nung gabing kinidnap si Rebecca, magkasama sila ni Charmaine, tama ko ba? Oo. Tama ka. Magkaklase sila eh. Pero magkaiba sila ng mga kaibigan. Kaya sabi ni Charmaine, hindi niya alam kung ano nangyari kay Rebecca. Matanong ko lang ako, yun ho ba eh may boyfriend ha? Hindi aswang ang tumukot sa biktima. Tao lang ito. Bakit nga sila nangyayin na ransom? Pinakikita niya sa lahat. Kami na biktima na naman siya. Eh, paano yan? Anong gagawin natin? Kailangan ito pala naman ito dun sa babae sa opisina. Kalimutan mo yung tao nito. You should know how to handle women. I'm gonna set you up on a date. Hanggang dito ko na lang. Delikado mo siya sa iyo. Paano si Rebecca? Kami na bahala sa kapatid mo. Pangako namin na liligtas namin siya. Hanapin mo si Mang Pepe. Sabihin mo kung nasan tayo.